沙漠，能把人我 Viva Bon Jesus Nazareno。Sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva po ang Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Isama natin sa banal na misang ito ang lahat ng nakikiisa sa atin sa Facebook Live at sa YouTube channel. Patuloy nating pinagdarasal sa banal na misang ito ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit at ang seguridad ng ating mga kapatid na mga overseas Filipino workers. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ng Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan para maging lubos ang pagpahayag ng mabuting balita. Pakundangan sa pinangakong Espiritu Santo na ipinadala ng iyong anak na salita at para maging lubos na pagkupkup sa iyong angkan. Pakundangan sa pagpahayag ng tapat na saksing Espiritu sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Anuman ang mangyari, huwag kang titigil sapagkat ako'y sumasa iyo. Hindi ka maaano sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil siya roon sa loob ng isang taon at anim na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galyon ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Nihikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas, wika nila. Magsasalita pa sana si Pablo nang sabihin ni Galyon, "Kung ang usaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo."
Subalit ang sakdal ninyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo. Kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo at sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaba nila si Sostenes, ang tagapamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Galion. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Corinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Senecria, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panapang ginawa niya. At naglayag siya patungong Syria kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit sa tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahalat tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinangsuob. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya ay papurihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Kristo'y laang magtiis, nang tagumpay ay makamit, at sumati ng langit. Sumainyo niyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan, matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nakahapis sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap.
Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil siya isa ipanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon. Ngunit muli akong makipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayo lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sinagot ng Ebanghelyo natin ngayon ang matinding pananabik ng tao nang malaman kung ano ang mapapala ng tao kapag kasama natin si Jesus. May dalawang bagay. Una, mayroong sakit. Ang sakit, mayroong paghihirap, mayroong kapighatian. Dito ay nangangahulugan ng pagsasakripisyo. Kailangan nating magsakripisyo para kay Jesus. Kailangan nating talikuran ang ating mga kaginhawaan at ang ating mga luho sa buhay. Kailangan nating bitiwan ang ating mga pribilehiyo at komportable sa buhay. Diba? Masakit maranasan ang paghihiwalay. Masakit makibagay sa isang tao na di mo kilala. Masakit mapunta sa isang lugar na hindi mo alam kung ano ang iyong gagawin at hindi mo alam kung sino ang iyong madadatnan at makakasama. Ngunit kailangan natin tanggapin ang ating krus upang tayo ay maging mabunga para sa Diyos at para sa Ebanghelyo. Ganon din sa buhay natin kung minsan, lalong-lalo na sa buhay ng mga kaparian, minsan biglang ililipat sa lugar na hindi nila alam. Masakit iwanan kung minsan ang isang lugar o isang bagay na kanyang nakasanayan. Pero kailangan nating maging mabunga, kailangan nating mapuntahan alang-alang sa Diyos at para sa kanyang Ebanghelyo. Ganon din ang buhay natin. Oo, may sakit sa pagsunod kay Jesus. Palaging may mga sakripisyo sa pagtulad sa Kanya. Ngunit sa pagiging tapat kay Jesus hanggang sa wakas, ang sakit ay nauuwi sa tagumpay. Ang ating paghihirap ay magbabago sa kaluwalhatian. Ang ating krus ay magiging korona ng ating tagumpay. Ang ating kalungkutan ay napapalitan ng saya at pag-asa. Kaya ang magiging kasama si Jesus, ito ay ang maranasan natin. Ang pangalawang bagay, maranasan natin ang kagalakan. Magkakaroon ng kapayapaan sa ating puso kung manatili tayong tapat sa Kanya. Magkakaroon ng kapayapaan sa ating puso't isipan kung manatili tayong tapat na sumunod sa Kanyang mga utos at kalooban.
kung manatili tayong tapat sa Kanya, ang makasama si Jesus ay nakakaranas ng kapayapaan sa puso at isipan. Ang makasama si Jesus ay palaging isang sandali ng kagalakan. Ang pagiging malapit kay Jesus ay ang pagiging ligtas at panataga sa buhay na ito, lalong-lalo na sa mundong ating kinabubuhayan. Si Jesus ay nagdudulot ng kagalakan sa mga pagdurusa. Siya ang nagbibigay ng ginhawa sa ating mga pasakit. Nagbibigay siya ng kaaliwan sa ating pusong nagdurusa. Pinapapayapa ni Jesus ang ating mga nasirang diwa at pinapagaling ni Jesus ang ating mga sugatang puso. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang inaasam natin at hinihintay ang kaligayahan ng langit, manalangin tayo na ipagkakaloob sa atin ang lakas upang maisabuhay ng lubos ang ating pananampalataya, ang ating pong itutugon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway umako sa krus ni Kristo at maging buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong pinagkatiwala sa pangangalaga natin. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nawawala ng pag-asa, naway pasiglahin muli sa kagalakang nagmumula sa makapangyarihang Diyos. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nagdurusa, naway palakasin at mapagtiisan ang sakit na kanilang nadarama. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng lakas at ginhawa ng kalooban sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at malasakit sa kanila. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway magpahinga sa kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa pagharap sa mga pagsubok tulad ng ginawa ng iyong anak. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng biyaya ng iyong Espiritu na pagtiisan ang mga paghihirap sa buhay na ito ng may kagalakan dahil sa pagkabatid na may kaligayahang naghihintay sa langit para sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Kapuri-puri ka Diyos sa mga aming hatid, alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. Kapuri-puri ka Diyos sa salitang sa kagandaan ng aming niya. Ang alak na ito inuming inihain sa iyo.
pagpapala na amin. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdana ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang kahit tumubo pa ang mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay, ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalulugdan, ito ang nilonggati ng dating pag-aalay, ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ng maririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesucristo. Bago pa niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon,
inabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin lat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. E sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin makapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaya't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banala na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Yesokristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka,
sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Katawan ni Kristo. Amen. Sanlibutan.
kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama, ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Announcement, tuwing Biyernes at Linggo, magkakaroon ng libreng bakuna laban sa Tigdas, Tikiting Ligtas Tigdas Immunization Campaign sa pangunguna ng San Sebastian Health Center sa mga sanggol na may gulang 0 to 59 months old. Ang kanilang pwesto ay matatagpuan sa entrance ng pahalik sa gilid ng ating simbahan sa Evangelista Street sa ganap ng 8 ng umaga hanggang 11 ng hapon. Maraming salamat po. Schedule ng bakuna, May 21 Sunday, May 26 Friday, May 28 Sunday, 8 a.m. to 1 p.m. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, pagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo.
Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pasisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ano. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga diodolota ng kaligtasan upang ang mga pinagkapakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galaka sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang baliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggap din ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang madalang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Nawa'y malala nilang pangako noon sa biniyag na ikaw kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.